Hi guys, what's up? Welcome back to my channel and welcome to my second vlog. Second vlog na ako. Sabi ko, hindi ako mag-vlog talaga. Pero, since wala pa namang magawa ngayon, kasi naka-home quarantine, so, let's give it another try. So, ayun. Sabi ko, kung mag-vlog ako, ano kayang magiging topic ko? So, nag-post ako sa aking Facebook account, at yung pinost ko is, eto. Sa mga estudyante ko dyan noon, anong mga linya ko ang di mo makakalimutan at anong gusto mong sabihin sa akin? Okay, so ito yung naisip ko. Kasi, nung nagtuturo pa ako sa Pilipinas, yung mga estudyante ko talaga, takot na takot sila sa akin. So, makita pa lang nila ako or marinig pa lang nila yung sapatos ko, yung tunog ng sapatos ko, paakyat ng hagdan, magtatakbuhan na sila papunta sa room. Kasi, alam nila na kapag wala pa sila sa room at ako nauna sa kanila, pagsasarhan ko sila ng pinto. Okay, so excuse me lang po, hindi yun corporal punishment ha. Yun po ay parte ng pagdidisiplina. Kasi yung mga ibang bata dyan is alam na nga nilang na dun na sa classroom yung teacher nila, mamamasyal pa around the school campus. So yun yung sa akin. So binibigyan ko naman sila ng 5 to 10 minutes para pumunta sa CR. So after 5 to 10 minutes, so yun, akyat na ako ng room or pupunta na ako sa room nila, then yon, isasara ko yung pinto kapag wala pa sila doon. Okay, so yun. So ano-ano ba yung mga comment nila at ano-ano daw yung mga linya ko na hindi nila makakalimutan? Okay, so love trip ito. Ayan. Bago ko basahin yung mga comments, ma-insert ko lang. So, 9 years na pala akong teacher. First year of teaching ko was 2011 sa Eastern Naguilian National High School. Then, lumipat ako sa Naguilian National High School and I taught there for 5 years. Bago ako nag-decide na mag-change environment at pumunta dito sa Thailand. So, etong mga batang ito na nagsipag-comment sa aking post, sila yung mga bata na naging advisory classes ko. Naging parte ng advisory classes ko. So, yung unang batch ko sa Eastern Naguilian National High School or Naguilian National High School Gazette Annex noon, sila Henry. So, ito yung mga batang matatalino. By the way, dun pala sa post ko may nag-comment na isang estudyante ko, si Zyrene. Sabi niya, ano daw ang thoughts ko sa mga estudyante ko? So, ito ay reading comments and telling my thoughts about my students, yung mga estudyante ko noon. So, ito yung mga batch ng mga bata noon na matatalino, pero makukulit. So, lahat naman ng mga bata, parang lahat ng mga batches ng mga bata ay meron at meron talagang mga kakulitan. Okay. So, after that, nung pumunta ako sa Naguilian High School, parang nung first year ko, wala pa yata akong advisory class. And then, after that, binigyan ako ng advisory class which was third year high school. And yun yung 3 times 10. Then, after that, K to 12 na siya. So, 8A, and then 8D, and then 8C. So, yon grade 8 level ako bago ako pumunta dito. Okay, ano-ano yung mga comments nila? Ang unang nag-comment dito sa akin is si Mayora ko noon, 8A. So, ang mga grupo ng mga matatalino. So, itong mga 8A ko noon, lagi ko silang pinupush. Push. Pero hindi drug pusher, ganun ah. Pinupush ko sila sa mga contest. So, ang gusto ko talaga, pag sumali sila ng contest, lagi silang nananalo. Meron yung one time na hindi ako nakapanood kasi ako pag ako nag-advisory class, gusto ko lagi akong nandun sa mga contests nila. Meron yung one time na
nagpa-contest sila, school category, and then folk dance yata yun. Hindi ko alam, hindi ako sure. Oo, folk dance yata siya. And hindi ko siya napanood kasi nung time na yun, meron akong klase. So, hindi ko naman pwedeng iwanan yung klase ko. So, nung bumalik ako sa classroom, aba, prinank ako ng mga batang ito. Sabi nila, kunwari, lungkot-lungkutan. So, pagpasok ko, sabi ko, ano na? Kumusta? Anong result ng ating contest? So, yung mga itsura nila, hindi ko ma-drawing. So, alam ko na, syempre. Facial expression says it all. So, sabi ko, okay lang yan, okay lang. Kahit hindi kayo nanalo, proud pa rin ako sa inyo. Ganon. After kong sinabi yun, aba, nagtawanan silang lahat. Ang sabi nila, joke lang, mama. Nanalo kami. So, ayun, yung mga batang ito, lagi silang, ito yung mga champions talaga. Kasi A nga daw eh. Alam niyo sa school namin noon, kapag A ka daw, dapat ikaw palagi ang nananalo. Kaya ayun, malaking pressure para sa advisor. So, yun. So, shout out sa inyong lahat, mga 8A ko, 8A class ko, 8A anakis, anakshis ko. So, sina Mayora, Joanna, si Dan Lester, Galliardo, sino pa yung nagpapa-shoutout? Zyrin, Genevieve. Okay, so shoutout sa inyong lahat dyan. Eto na ang unang comment. Daming segue. Anya? Na side sweep? Ano yun na walisan? It's side swipe. And then, Elmao. Miss you, ma'am. So, Elmao. Hindi ko nasasabihin kasi masama yata ang ano nun eh, ang meaning nun kapag ano. So, LMAO abbreviation. Alam nyo na ang mga millennials, digital age, kung ano-anong pinagko-comment nilang ano. Okay. So, eto yun. Explain ko yung mga comment nila. Kailangan kong i-explain. Na side sweep. So, parang nung one time, pumunta sila sa classroom, tapos sabi ko, bakit? Anong nangyari? Parang may pinag-uusapan silang ganun. Tapos sabi nila, ma'am, yung bata na side sweep. So sabi ko, ano? Na side sweep? Na side sweep? Na side sweep ng ano? Ng kotse. Parang nahagip. Ang ibig nilang sabihin, nahagip ng kotse. Ano na side sweep? Nawalisan? Walis? Sweep the floor? Kaya eto, nagtawanan silang lahat. Kaya eto yung hindi niya makakalimutang linya ko. O, diba? English teacher. Next. Ito, galing kay Rose Jel Abenes. So, yun. Ipopost ko pala sa screen. Ilalagay ko sa screen kung ano yung mga comments nila. Ang estudyante, parang lata. Kung maingay, it means walang laman. Awi, I miss you, ma'am. Sabi niya. So, etong comment na to, hindi ko alam kung paano ko ba nasabi ito? Oh, ayun. Kapag, alam nyo na, kapag mga advisor tayo, meron yung mga moments natin na tinatawag nila, mag-homily ka muna bago ka mag-start ng class mo. So, eto yun. At parang may nagsabi yata sa akin na isang subject teacher na napakaingay nila. Or ako mismo, kapag nakikita kong napakaingay nila. At saka, meron yung mga iba kasi, ibang mga subject teacher na hindi na nila gustong patulan, ayaw na nilang magalit. So, ang gagawin nila is, lalabas lang muna ng saglit, din babalik. So, yun yung mga ibang techniques ng mga teachers. Ayun, ang estudyante parang lata. So, yun, sabi ko sa kanila, itry nyo kayang ihulog yung lata na may laman. Ano kaya yung sound niya? At itry nyong ihulog yung lata na walang laman. Yung lata na walang laman, maingay siya pag hinulog mo. Pero yung lata na may laman, hindi siya maingay pag hinulog mo. Ano kayo doon? Latang may laman o latang walang laman? Ayun, yung question ko sa kanila. Yun yung hindi nila makakalimutan. So, hindi naman sa ano sa nagmamagaling or what na sinasabing para silang latang walang laman kasi wala namang tao talaga na walang laman. Ang ibig kong sabihin dito is yung mga salita ng salita nag-iingay na off topic naman na yung mga chismis lang ang sinasabi nila, yung hindi related sa topic. Ganon, hindi related sa lesson or sa subject matter. So yun yung sinasabi ko pag nag-iingay sila. Oh, latang walang laman. Okay, next. Salamat sa comment mo, Rose Jel. Next, ito si Alisa May Rivera Perillo. Napakahaba ng kanyang comment.
ang sabi niya, understood, o diba? Yung mga expression nating mga teacher, understood. O ngayon, tanungin ko ikaw, Alyssa, kasi teacher ko na din, nasasabi mo ba itong understood sa mga estudyante mo ngayon? Okay, ito pala si Alyssa, teacher na din siya, licensed professional teacher, at nandito na din siya sa Thailand. So, yun yung pinakamasaya sa na part ng pagiging teacher, yung may return of investment ka. Yung nakikita mo yung return of investment mo at yung kahit na teachers na din sila, kumbaga ka-level na, magkaka-level na kayo, is hindi pa rin nila nakakalimutan or hindi ka pa rin nila nakakalimutan as their teacher. Kasi meron yung mga ibang mga estudyante dyan na akala mo naman sino na silang napakataas, hindi ka na nila pinapansin. Pag nagkita kayo sa palengke or somewhere else, hindi ka talaga nila babatiin. Hindi naman yung nagiging entitled kami dito. Pero mag-smile man lang sana, ganun. O, diba? Yung parang hindi ka iiwasan at saka hindi ka titignan ng pataas, pababa, ganun. Diba? Okay. Salamat sa iyong comment, Alyssa. And next. Ito. Ang aking anak na napakamadaldal, Julian Kim Liktawa. Sabi niya, "Ba't ang iingay nyo? This is a classroom. Dahil dyan sa Maha Blanca na yan, ang iingay ninyo? Sa labas kayo magklase." Sabi ko talaga, "Get out! Sa labas kayo magklase." Tapos ang daming, "Ha ha 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 ha, I cannot." Okay. So, eto ang kwento ng mahiwagang Maha Blanca. Baka ma-curious kayo, ano yun? Bakit niya pinalabas yung mga estudyante niya? Napaka-terror naman ng teacher na to. Isipin niyo tuloy, napaka-terror kong teacher. Hindi naman masyado. Disciplinarian po. Pwede. Nagpalusot pa. Kwento ng Maha Blanca na ito. So, there was one day, nagluto sila sa TLE. Tapos, syempre, kapag luto-luto, ganun, kailangan yung mag-contribute, diba? So, after yung mag-contribute, syempre, yung niluto ninyo, paghahatian ninyo. Equal division. Kasi nga, equal naman ang contribution, diba? So, ayun. Pagkatapos nilang nagluto, syempre, i-divide na nila yung pagkain at kakainin nila. Ayun. Pagkatapos nilang nakuha yung Maha Blanca na niluto nila, so, dinala nila sa room. Tapos, kinain nila na yung mga iba daw, hindi daw sila nakatikim dito sa niluto nilang Maha Blanca. Kaya ayun, nag-away-away sila, napakaingay nila sa loob ng classroom. Pagdating ko, galing sa klase ko, sabi ko, bakit anong ang ingay ng room ko? So, tumakbo talaga ako. Sabi ko, akala ko baka may nag-aaway. Alam nyo na, typical classroom setting na yung mga bata. Syempre, minsan, hindi sila nagkakaintindihan, tapos may mga mag-aaway na dyan or whatever. So, takbo ako talaga agad. Tapos sabi ko, anong nangyari? Bakit ang ingay? Tapos ayun, syempre alam nyo naman, ang mga grade 8, may mga playful pa yung mga yan. So syempre, ma'am kasi si ganito, ganyan, kinain nila yung Maha Blanca na hindi pa sila nagtira and blah blah blah. Hala? Tapos pagtingin ko, yung tray ng Maha Blanca, nandoon, nakakalat. Nagalit si teacher, hala, ayan na. Well, sabi ko sa kanila, hindi ito palengke, labas! Ayun, dun sila nagklase sa garden namin. Kasi napakaingay nila at yung classroom nila ay napakagulo nang dahil dyan sa Maha Blanca na yan. So ayun, sorry nga pala sa araling panlipunan. Subject teacher nila si Sir Marinas. Hi sa'yo. Hi sir, shout out. Ayun, pasensya na. At nagklase kayong wala sa oras dun sa garden, o, diba? Nang dahil sa Maha Blanca na yan. Napakasarap siguro nung niluto nilang Maha Blanca kayo, nag-away-away sila. Kinain naman ng iba yung mga parte na hindi dapat para sa kanila, o, diba? Kalain nyo yun? Nang dahil sa Maha? Tapos, nag-comment naman itong si Zai, sabi niya, mangibabain mo, ay talagang mangibabain. Talaga nga mang ibabain dayjay. And then, dinagdagan ko pa daw, sabi ko, kasla kay laubing.
Which is true, para silang mga bata nung time na yun, ala, parang yung mga batang inagawan ng lollipop, ng candy, ganun. Pero nila, ang nagsangit dakas jay. And then, ang kwento ng mahablang kabaw. Ayun yun. Okay. So, yun yun. Salamat sa mga comment ninyo. Ang dami niyong naaalala tungkol sa akin. Ano? Itong si Zyrin pala. Ang anak siya ko na ano, na napaka-proud ako dito kasi ang galing niyang mag-drawing. So, sa mga poster-poster ganon, poster slogan contest sa school, alam na. Ito. So, hindi lang siya magaling mag-drawing, magaling pang mag-badminton ito. Okay. So, lagi siya sa ano, sumasali siya sa R1AA, sa mga tournament. Ganun. Kaya napaka-proud ko sa mga batang ito kahit na makukulit sila. Makukulit, pero matatalino at malalambing. Yeah. Char. Agat katawa dan dagita. Next. Ang sabi naman ni Henry, ito si Mr. Valedictorian ng aking first batch of advisory class sa Eastern. Ang sabi niya, hala, wala akong maalala kasi puro naman tawa. Oo, puro kami tawa. Siyempre, happy lang, ganun. Basta ang tumatak sa akin yung pagtawag mo sa akin ng Jenry. Jenry? Ano ba to? Ah, Jenry. Ito yata kasi yung uso yung mga Jeje mo noon. Parang eh, Jeje, ganun. Hello, post. Kas Jai. Kaya tinawag namin siyang Jenry. Okay, or baka may ka-love team siya noon. Ang pangalan ay Jen. Jen, tapos Henry, kaya Jenry. Hindi ko alam. Char. Okay. Hi sa'yo, Henry. Sabi niya pa, shoutout sa next vlog mo. Shoutout sa'yo. Okay. Next tayo. Giancarlo Caluza. So, ito ay naging subject teacher niya ba ako or naging advisor niya ako? I think advisor. Oo. Ang sabi niya, wala na akong maalala, ma'am. Ha, ha, ha. Yung naaalala ko lang, sa first day of class, ako yung inuna mong mag-introduce yourself. Nahihiya ako noon, ma'am. Miss you, ma'am, sabi niya. Okay, oo, alam niyo na yung mga ano, yung mga galawan. Kapag syempre kasi pag first day of classes yung mga bata is hindi pa sila kumpleto, ganun. So alang lang mag-start ka agad. So syempre, English class, part na rin 'yun. Tas yung mga bata magpo-post sila. Siguro ngayong araw na 'to pang 10 times na akong nag-introduce myself. Alam niyo mga bata ngayon ha, mga digital age, mga millennial. So, yun. Sabi niya, inuna ko daw siyang mag-introduce yourself. O kasi ako pag ano, usually ang ginagawa ko is kung sino yung nasa end ng first row or end ng last row, yun yung inuuna ko. Or, kapag recitation naman, ang ginagawa ko, pag maingay, or napapansin kong hindi siya attentive sa akin, na nanggugulo siya sa mga classmates niya, yun yung tinatawag ko. Okay, yun ang aking technique. And then next, Ariana Estanjan Lisperos. Sino ba itong Ariana? Ah, okay. 8D siya, si Alan. Alan Lisperos. Sabi niya, ito, expression ko na namang isa. Balang kantis kayo. Yun. Expression ko yun kapag pinagluloko nila ako na pag alam nilang malapit akong magalit, ganun. Sasabihan nila akong, ma'am, magpintas ka tata. Yati, inaramid mo, ma'am. Ni, sayang data pintas mo, agungot ka manan, ma'am. Kaya ito, sasabihin ko na lang, ay na, balang kantis kayo. Oh, you're so funny. Yun, diba? Mga expression. Namimiss ko na kasi dito sa Thailand hindi ako makapagsabi ng balang kantis. Mamimiss ko talaga. Namimiss ko na kayong lahat, mga estudyante ko noon. Ako'y magbabalik sa takdang panahon. Char, takdang panahon. Next, ang sabi ni Darwin Abenohakakam. Oh, ito siya yata yung mayor ko. Yung last batch ko bago ako pumunta dito. Ang sabi niya, dapat noag floor wax kayo na puspus cool, nalablab basit, ngem toy bibig ko. Sabi niya, I miss you, mother. Ano makaalukak dayjay. Nakakatawa siya. So, oo kasi yun, di ba? Kapag
alam nyo na pag Friday, yung mga advisors dyan nakaka-relate kayo sa akin. Pag Friday, linis-linis, floor wax, ganun. Tapos, pagbaba ko, one time, naka-floor wax na sila. Ay, nasinsinan. Dadya pa nag-floor wax dapi man. So, ang sabi ko sa kanila, dapat, nag-floor wax kayo, dapat, napus-pus-cool, labasit ng dato yung bibig ko. Kasi ako, mahilig talaga ako sa red na lipstick. So, sabi ko, dapat, mas red ng dato yung bibig ko, dato yung lips ko, no, nag-floor wax kayo. Kasi alam nyo na, after nilang lampasuhan yun, napakakinang. So, ang ganda-ganda ng classroom, ang linis-linis. Nakaka-boost ng energy magturo. Siyempre, kapag malinis yung room, di ba? Oh. Yes. Yes or yes. Wala kayong choice. Yon. Sumunod si Florante Balangge. Ito, hindi ko siya naging advisory class, pero nahandal ko siya noon. 3 silver, kung hindi ako nagkakamali. 3 silver or 3 gold. O, diba? Yung mga pangalan ng mga section noon, yayamanin. Silver at gold, pwedeng ibenta. Ayun, ang sabi niya, awan malagipon, madam. Awan ka na malagip na, na-amnesian san. Okay, kaya sabi ko, na-amnesia. Awan siguro ti malagip na. Okay. Next. Hi sa'yo, Florante. Kumusta ka na? Next is si Sheshe Gurion. Cheryl, ang yatang pangalan nito. Oh, ito yung mga hindi ko makakalimutan na batch. Ito yung batch na as in, napanak nagsurot, ijay, tiltila nga luglugar para lang maibalik ko sila sa mga bahay nila. So, ito yung sabi niya, oh. Awan malagip kun, ma'am. Taag drop nak kumaidi. Ngam, si kajay na singpot nga maistrak nga napan ng surot kanya, may jelliwak, idi mapaawid. Libak idi, mapaawid kami lang. Hehehe. Sorry ma'am, no nakulit kami idi. 3 times 10. Oo, ito yun. 3 times 10. So, ito sila yung mga batch talaga na parang tatlo yata sila noon na mga naglalaya sa mga bahay nila. Tapos, mag-home visit ako. Ito yung pinaka-challenging na klase ko yata noon apart from yung last na 8D ko. Kasi nung last na 8D ko, meron din akong mga hinabol-habol ng mga estudyante. O, diba? Muntakin nyo yun. 11 o'clock. 11 o'clock ang uwi ko noon kasi kailangan ko silang habulin. So, yan. Yung mga ano po, yung mga nagsasabi na madali lang maging teacher. So, hindi nyo masasabi na madaling maging teacher. Oo, madaling maging teacher kung wala kang pakialam sa mga estudyante mo. Pero, hindi talaga madaling maging teacher. Kung ikaw yung teacher na dedicated ka talaga kung ano yung sinumpaan mong tungkulin. So, eto yun. So, naghabol-habol ako sa kanila. So, para lang hindi ako mabigyan ng mga dropouts. So, yun. Inkarikarigatak nga kinamat ida. No, malpasda iti semester or malpasda da jay school year para wala akong dropout na masabi. So, ayun. So, kung ano man yung narating ninyo ngayon, Sheshe, kayo nila Trisha, tsaka hindi ko na maalala kung sino yung isa, proud ako sa inyo. Okay. So, huwag kayong mag-sorry kasi makulit kayo noon. So, part yon ng pagiging estudyante ninyo. Ang importante is nag-learn kayo o meron kayong natutunan na lesson dun sa mga pagkakamali ninyo. Diba? Kasi ang sabi nga nila, ito yung favorite quote ko, quotation. If history repeats itself, how incapable man is if he doesn't learn from his mistakes. Tama ba? Oo, ganun yun. So parang napaka-incapable naman nating tao kung hindi tayo matututo sa mga pagkakamali natin. O, diba? Filosofo, ganun. Philosopher. Hindi filosofo na yung bad, ha? Next. Eto, Micaela Gail Hernandez. So, 8A din siya. Batch nila Joanna. So, talagang itong mga 8A ko magko-comment sa aking post. Hindi sila nakakalimot sa akin. So, hi, shoutout sa inyo. Get out of this room. O, eto na naman. Ang kwento ng Maha Blanca. Classroom ito, hindi palengke. Nang dahil sa Maha. Tapos, ang dami niyang tawa. Ha, 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 ha. O, diba? Ngayon mga 18 to 19 years old na yata tong mga batang ito. So, hindi nila malilimutan talaga yung Maha Blanca. Siguro pag magbe-bake si magluluto sila ng Maha Blanca or bibili sila ng Maha Blanca, maaalala nila ako talaga.
Kasi dahil dyan sa mga Blanca, nakapaglase sila sa garden nang wala sa oras. O, diba? Next, ito ang aking napakagandang anak she na si Darwin Bautista. Anong sabi niya? Madre cacao? No, it's cacao. So, ito yung natawa ako talaga sa aking pronunciation. So, sabi kasi nila, cacao, cacao. So, kung titignan mo siya sa dictionary, talagang pronunciation is cacao. So, ito yun, naaalala nila. O, diba? Napaka-English teacher. Very English teacher talaga. So, ayun. Dami nilang mga comment. Yung mga linya ko daw na hindi nila makakalimutan. So, ayun. So, ano bang masasabi ko sa mga estudyante ko noon? Kahit makukulit kayo, kahit na napagalit nyo ako noon, ang masasabi ko lang is proud ako na naging parte kayo ng aking journey as a teacher. And naging parte kayo ng aking buhay. So, hindi lang yung simple kayong mga estudyante. Alam nyo ba na kapag nasa bahay ako, pag Saturday, Sunday, gusto ko nang mag-Monday, char. Eh? Hindi, totoo. Pag sem break, ganun. O, iniisip ko, kumusta na kayo yung mga estudyante ko, yung mga anak ko. Namimiss ko kayo, no? Kahit na ano, kahit hindi nyo ako namimiss. Ay, nag-drama. Ingat-ingat kayo dyan lagi and continue achieving your dreams. So, yun lang message ko sa inyo muna. So, walang masyadong thoughts sa inyo. Kasi, alam nyo naman, hindi ako marunong magdrama. Pero, alam nyo namang sweet ako. Char, sweet kapag tulog. Ayun. So, if you like this video, please give it a thumbs up. And kung bago ka sa aking channel, please don't forget to hit the subscribe button and yung notification bell para updated ka sa aking next vlog. Okay, and kung meron kayong gustong ipagawa sa akin or gustong topic sa aking next vlog, please comment down and gagawin ko kung kaya ko siyang gawin. So yun, bye! See you in my next vlog!